Pinaplano ng COMELEC na maglunsad ng Task Force Contra Fake News upang mapigilan ang pagkalat ng maling impormasyon kasabay nalalapit na 2025 national at local elections. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Kasabay ng pagpaparehistro at voter education para sa 2025 national at local elections, pupuntiryahin naman ngayon ng Commission on Elections ang mga nagkakalat na fake news pagdating sa eleksyon. Sabi ng COMELEC, plano na nilang maglunsad ng mas pinalakas na task force contra fake news sa Abril ngayong taon. Alam naman natin maraming scam, maraming fake news dito sa Facebook, ano? Ngayon, meta na siya ngayon eh. At yan ay maglalabas tayo ng resolution. Marami na ho kami naririnig na talagang maraming fake news. Nagagaling sa ating mga stakeholders katulad ng Lente, yung PPCRB, marami na rin silang study, yung participate. At yan ay binibigyan pansin ng ating komisyon. Prioridad ng contra fake news ay huwag madala ang mga kabataan sa mga maling balita, lalo na sa social media. Dahil dito, bumubuo na rin ang kasunduan ng COMELEC sa technology companies na humahawak ng mga SOCMED platforms tulad ng Facebook, Twitter, Snapchat at kahit TikTok. Para mabawasan natin yung mga gumalaganap na kung ano-anong sari-saring mga mali-maling mga impormasyon na pinalaganap dito sa Meta, mas madali silang matutok, madali silang ma-trace kung sino-sino sila. At sa tulong na rin ng DICT, meron silang mga tools or technical tools na pwedeng pinpoint sino-sino ba itong mga ito kahit nagtatago sa ibang pangalan at nag-iimpostor na siya ay si Juan de la Cruz, madali yung matrace na ng ating DICT. Plano ng COMELEC gamitin na guidelines sa pagbuo ng kasunduan ay ang inilulunsad ngayon sa South Korea na Voluntary Election Integrity Guidelines para sa tech companies na gagamitin sa buong mundo. Samantala, matapos naman puntahan ng COMELEC kahapon ng isang tribo sa Bukidnon para sa voter registration, mga kabataan naman ang hinarap ng komisyon para sa voter education, kung saan halos 10,000 mga kabataan ang lumahok sa Bukidnon National High School sa Malaybalay City. Para sa estudyante na si Leia, malaking tulong ito para mapadali ang pagpaparehistro at pagboto nilang mga kabataan. Pipiliin ko po yung nararapat na taga at yung may kakayahan na mag-iit sa ating bansa. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.